launching movie mo to, di ba? Parang ito yung biggest role mo sa pelikula ito eh. So, parang first movie mo pa rin. Yes, oo. So how was the experience? Kumusta yung experience? Kasi parang lead role agad eh, di ba? Pressure. Actually, nung nakita ko ako lang, sabi ko, sure ba kayo? Kasi takot ako na, sabi ko, bakit ako lang? Hindi ako sanay na yung sa akin nakatutok lahat. So, sabi ko, baka hindi ko siya magawa na maganda. So, talagang actually, kinausap ko talaga yung management ko, sabi ko, takot akong mag-isa. Kasi hindi ako, di ba, never pa ako nagiging lead or nagiging yung mga ganun. So, this was the first, movie na talagang by myself and then lahat talaga from the start to the end. Kasi nga yun eh, parang first time mo eh, tapos eto pa, kasi di ba dapat iba na ilo-launch ka as sabihin na nating diyosa or sexy, di ba? Oo, parang ganun sana yung plano. Oo, pero syempre, ano ba mas gusto mong title? Diyosa na or horror princess ba or... Wala akong gustong title. Basta gusto kong magpasaya ng tao. Yun. Ayan. Yun naman sa dalawang guys, kay Jake Cuenca and kay Paolo. Ano lang, for fun lang to. Jake and Paolo, kung halimbawa lang na isang madaling araw ay sisitsitan kayo ni Ivana, ano ang pangitin nyo? Pao. Medyo mahirap yung tanong na yan. Kumbaga, parang lahat, tsaka halos naman lahat siguro ng lalaki, parang crush si Ivana. Tsaka na-meet ko pa siya, napahabit. So parang siguro, kung sisit-sitan niya ako sa gabi, hahatid ko na lang siya sa bahay niya kasi baka nawawala lang siya. Zero. Basta safe siyang makauwi. Sir, masyadong safe. Kaya nga eh. Ayaw mo ba ng safe? Alam mo, hindi yan ang in-expect ni Ivana na sagot. Ay, kala ko may maganda. Hindi, kasi kaya nga po nandito si Jake kasi lagi kaming kabaligtaran eh. Ako yung mabait, siya yung ano. Jake, ikaw na. Oo nga pala, nagsama kayo sa movie dati. Jake, anong sagot? Yung ikatutuwa ni Ivana, ha? Ha? Yung ikatutuwa ni Ivana, yung in-expect na sagot. Baka pagkatapos ng press conference na ito, mabatukan ako. Pagkalabas ko ng Zoom meeting na ito, pagka-press ko na hindi... Pag, baong batukan ako eh. So, wala. Para sa kami ni Paolo, safe. Hindi, sige. Ano na lang masasabi mo sa personality ni Ivana? Kasi maraming guys, ang tingin sa kanya talagang, let's face it, parang isang sex symbol. I mean, sa'yo ba, ano ang dating ni Ivana? Sa akin, malayo siya sa, sa pinoportray niya sa YouTube niya or sa photos niya. Parang, parang simple lang siya. Na medyo tahimik, matuwain. Pero napakasimple kung... Tahimik pala ako. Parang ikaw yung tahimik na nagtitaping tayo. Trabaho eh. ano pa yan? Galing taping ha? Pagod, puyat. Tumalun na kami ng bridge at lahatas. Oh, hindi ko pa ba uwi? Hindi, pupunta pa ako dun sa Sa isang set magwabantay. check lang. Ikaw, Jake, anong dating ni Ivana sa'yo? Anong pagkakas? Hindi pa kami nagkaka-eksena eh. Pero pareho kami ng handler. And kaya ko sabihin na, I only hear good things. From the people, sa mga tao na kilala ko, nakilala siya. And then at the same time, sa handler ko, I hear nothing but good things. So sana hopefully next time magka-eksena naman kami. So, ganun na rin kay Ivana. Ivana, anong dating sa'yo ni Jake tsaka ni Paolo? Hindi ko pa kasi nami-meet si Jake, as he said. Pero yun nga, I've seen him nung Araneta and mabait naman siya. And very fun. Nakita ko sa kanya, palatawa siya. And si Paolo naman, tahimik, sobrang tahimik na... kasi na nagka-eksena kami, na-pressure ako kasi nga... yun, basta yun na yun. Patali, diretso na! Hindi, kasi dati crush ko si Paolo. So, ayun! Okay ka na! So, ayan, nakita ko siya, sobrang tahimik. Tsaka doon lang siya sa isang pwesto.
Pero very ano naman siya, very caring kasi lagi siya nag-check in na oh, kamusta, may something ba, may problema. So na-appreciate ko naman yun. So last na lang pa, Jake, anong ay Paolo, anong reaction? Crush ka pala ni Ivan. Baka kailangan mong mag-eye drops at tumingin ulit sa akin. And then, wala rin akong masabi pag ganyan. Hindi ko alam kung mag-thank you ba ako. Pero wag kang mag-alala. Ayun, crush ka rin naming lahat.